Yo, magandang gabi, nandito na naman ako, si Psyche Mac ng Samurai Familia. So, may nag-request sa akin na para i-review itong kantang Persona Non Grata ni El Chris. At kasama niya ang La Solidaridad. Yo, hirap banggitin. So, alam niyong kinabad trip ko ngayon. Pangalawang take ko na to ng video. Inulit ko lang ulit kasi hindi na record. Reset. Ang galing-galing ko pa naman doon sa video ng yon. So, yon, umpisa na lang natin. So, pakinggan natin ang Persona Non Grata ni na El Chris Fit La Solidaridad, produced by Yashi. Bili na kayo ng beat kay Yashi, ha. So, umpisa na natin. English. I got King Kong on my doors. On my chest yung una niya sinabi. Got King Kong in my chest, King Kong in my voice. My bones playing ping pong while making some noise. You can hear me from a far away. I don't give a fuck what you got to say. My bars are loud, my ears is ringing. Politics looks proud but are corrupt. Yeah, and you scared. Ayos naman siya mag-rhyme. Kaso yung gamit niya ng English is medyo kumbaga Filipino-English basic. Yung style ng pag-combine niya ng lyrics. So yun, sinabi ko yan kanina sa video ko, hindi lang na-record. Oh, tuloy natin. Getting abused and messed up. So bang a 4-5 with your heads up. I saw those clowns, it looks insolent. People getting accused but are innocent. May tinitira sila dito, ah. Government? Government yan. The upright jerk issue the punishment. You're sick if you question the government. Ayun, no? Sinasabi ko na eh. Government. Right, jerk issue the punishment. You're sick if you question. You are sick if you don't question the government. Para bang may sakit ka pag hindi mo tinanong yung gobyerno. Kumbaga, diba? Yan. Nahina ka, kumbaga. Question the government. I thought change is coming, but they just running. Akala niya nandiyan na yung pagbabago, but they just running. Tumatakbo. With a hard cash brains full of trash. If people wasn't around, you would click and shot. Would leave the case on the top. Kumbaga, walang hustisya. Walang hustisya. Ginawa lang period. Gadgets around, no sound but bodies on the ground. Works with above but styles underground. People just go missing in the pound. Hey Filipinos, you don't know what they represent. Me and Ice wanna face fighting president. Feeling ko feeling ko double meaning yung tinitira nila dito eh. Tumitira sila ng government tapos may tinitira din silang rapper. Feeling ko lang ah. Pagkaintindi ko sa lyrics. Kahit siya, medyo may pagka English Carabao kung tawagin sa Pilipino. Yun naman, ba't nawala dun yung lyrics, yung part na yun? Me and Ice wanna face fight the president. Please help me please you, you're only ready. Wanna understand but... Teka, ulitin natin, wala ko naintindihan dun. Me and Ice wanna fit a president. Please fight the president. Please help me please you. You're only ready. Wanna understand but you... Siguro, pansin ko lang ah. Naguluhan siguro dito yung yung gumawa ng lyrics vid. Kasi hindi niya nalang sinulat kasi hindi din niya naintindihan yung part na yun. So, check lang natin saglit ah. Yun. Nagre-record naman siya. Ayoko nang magsalita pag hindi na naman nare-record yan eh. So, tuloy natin. In reverse, I wake up in my bed cause I have a story to tell. I wake up in my bed
because I have a story to tell. Bumangon ako sa kama kasi may gusto akong ikwento. This beat's about to go down, I'm proud of myself. Ah, iba na to ha, si Gaston. So ulitin, hindi natin napansin. English, parehas kasi English eh, kala ko si Dice pa rin kumakanta. So, yun ang umpisa niya. I wake up in my bed because I have a story to tell. Story to tell. This beat's about to go down, I'm proud of myself. This beat's about to go down and I'm proud of myself. Oh. Kumbaga, lalamunin ko tong beat na to. At saka, kaya proud ako sa sarili ko. Ang galing ng, ano ah, ng delivery ni Gaston. Gusto ko yung delivery niya at saka yung flow niya. Tuloy natin. Not every single person I was killed to spill. Watch me mark my words, this is coping real. Political crisis, they're really noisy. People voting stupid, hands are down so lousy. Giving money shit away just to fight me. Kumbaga, yung sa tinagal kong nakikinig ng rap music, ah, yung ganitong English is napaka ano na. Kumbaga, matagal na 90s pag yung ganitong style meron na eh. Kumbaga, yun yung napansin ko, ah. Yung the way siyang, yung bitaw ng English niya kasi mga Pilipino tayo, di ba? Pero nagbibitaw siya ng English na gawa ng Pinoy. So, ganito yon. Pero ang ganda ng delivery niya. Just like motherfuckers and Humpty Dumpty, we can now see a beautiful interpretation, people with... Yun. Naalala ko dati nung 90s kids ako kasi naalala ko noon nung mga year 1997, gawa-gawa kami ng ano sa cassette, gumagawa kami ng album. Yung best friend ko, yung kapitbahay ko, gumagawa kami, nagra-rap kami. Tapos yung gamit lang namin is yung drum beat ng keyboard. Tapos ipipindutin lang namin yung record sa cassette, tapos kakanta kami habang tumutunog yun. Siyempre, naririnig yung mga ingay sa paligid, yung anong tawag dito? Yung mga kahol ng aso, yung tilawok ng manok, naririnig yun. Pero, tuwan-tuwa na kami nun. May rap song kami. May ginawa kaming kanta. Oh. Ganun yung mga kabataan rapper dati. So, sa kakapakinig ko ng mga rap dati, yung ganitong style, parang may narinig na akong ganong artist. Artistic to si Gaston. Ang ganda niyang magsulat. Responsibilities are problems of this nation. You can never save a life just by giving rations. You must get some education for you to have graduation. Kids are running on the street just to set the... Uso ngayon yun yung pag nagra-rap yung gumaganon sa kalagitnaan. Sino ba nagpauso nun? Iba na talaga generation ngayon eh. Pero ayos yun na kasi ina-express niya yung giggle niya sa lyrics, di ba? Yung style niya yun. Don't you politics and just compete for the fucking point. We can never just repeat, warning for our own. We should never make it quick, so we could win us at the throne. How can we focus on being extraordinary? How can we focus on being extraordinary? Kumbaga, pambihira, extraordinary, pambihira. The people with positions are just standing there on stationary. They are only spinning us around like a missionary. We must learn new things so we can be the judiciary. Politics is dirty, so man, be aware. Nagdugo na ilong ko, hindi ko na naintindihan kung ano yung sinasabi niya. Mahina ako sa English, mga kaibigan. It's the problem of the colony, we must do repair. And police trying to murder me, life is so unfair. I try to kill them lyrically cause they are the malware. Uy, malware yung huli. So yun, magaling si Gaston. So, hindi natin patatagalin. El Chris na to eh. Nakikita ko na nababasa ko na yung lyrics. So. Pahinga natin. El Chris Dongalo Records. Marami nang naloko sa mga banal na boto. Marami nang naloko sa mga banal na boto. Oh. Marami nang nabobo sa mga asal na lobo. Oh. Nakita ko ang tao lang do'y nakadikwatro. Oh. Naka de 4. Ulitin natin.
Minang nabobo sa mga asal na lobo. Nakita ko ang tao nandoon nakadikwatro. Hawak-hawak ang kandado na may kaso na sa soko. Ang mga bariyang hawak-hawak na ang tao nandoon nakadikwatro. Hawak-hawak ang kandado na may kaso. Nandoon sa kwarto nakadikwatro. Hawak-hawak ang kandado na may kaso na sa soko. Yes, kumbaga mga naka ano, government to eh, mga nakapuesto. Nakadikwatro, 'di ba? Nasa kwarto. Tas imbis na sila pa yung makulong kasi may kaso na sila sa soko. Sila yung may hawak ng kandado. 'Di ba? Kabaliktaran 'yung nangyayari. Yes. Tuloy natin. Kaso na sa soko, ang mga bariyang tinago ay lumobo na sa bangko. Ang papel ngayon na libo ay para lamang sa piso. Mas masahol pa sa aso, katangian ng misliso. Kalahati, hinati Pilipinong mambubo. Kalahati ay hinati Pilipinong mamboboso. Oh, saan sila nang boboso? Nagigets ko yung lyrics ni El Cris eh. Nang boboso sila sa ibang bansa. Yun yung tinutukoy niya. Kalahati ay hinati Pilipinong mamboboso. Diba? Kumbaga, imbis na maging proud Pilipino. Diba? Lahat ng, ano eh, may mga ugali na natin yung Pilipino eh. Ugali na natin yung mangopya. Diba? Ugali natin yun sa mga ibang bansa yung mga style. Wala na tayong magagawa doon. Lahi na. Ugali na natin Pilipino yun. Hindi natin mapagkakaila sa lahat. Na karamihan, madaming ano, naga-idolize. Mas naga-idolize sa ibang bansa kesa sa ano, own artist ng Filipino. Halimbawa sa rap music, sa OPM, merong mga Pilipino na mas idol yung ibang bansa na kanta, English, foreign song. Hindi natin mapagkakaila yun, pero kasi nasasabi ko yung kasi dito sa Japan, yung mga kahit matatanda ng singer, nilalabas pa rin nila sa TV, hindi nila ano, hindi nila winawala yung pagkakataon nung sumikat noon na makilala pa rin hanggang ngayon. Lagi ganun dito sa Japan eh, yung mga artista dito pag pinanood mo sa TV show ng Japan. Pinapakita nila yung mga lumang artista, binabigyan pa rin nila ng part ng trabaho. So hindi sila nakakalimutan ng tao kahit lumipas ang generation. Ngayon mabilis nag-iba na tayo ng ano topic, 'di ba? Mabilis yung panahon ngayon. Madaming pagbabago agad-agad. So, tuloy na natin. Gulo ko ng kausap eh. So, asul pula puti ang bandila ng makatao. Kunwaring kayo mang gimi na madali ang pag-asenso. Sa bayang pinangako kapag tayo ay alisto. Matamaan ni Waki, yun ang sabi ni Pulisco. Sino si Pulisco? Hindi ko nalala yun. Pulisco, bakit kayo ay pilosopo? Poetiko, kinakalaban na sa nabalato mo. Poetiko, kinakalaban na sa nabalato mo. Ang lalim talaga nito ni El Cris, no? Bilib ako dito sa batang to. Bata pa to eh. Nasa ano pa lang to? 20s or magta-20s pa lang. Biruin mo, diba? Nakasali na siya sa contest ng Donggalo Records at napabilang pa siya. Bilib ako doon, napanood ko yung live niya eh. Nung sumali siya doon sa Kalaking AA. Napanood ko yun, pinanood ko yun sa YouTube. Magaling, magaling. Magaling to sa El Cris. Ang ganda ng delivery niya lagi. Tapos yung flow niya, matigas. Bagay na boses. Bagay na bagay yung boses niya sa pagra-rap. Yun nga lang, syempre, lahat tayo, di ba? Lahat tayo nagle-level up. Tataas pa yan si El Cris. Mas madami pa yan matututunan pagdating ng panahon, pagdating ng years na lumipas pa. Mas madami pa siyang maire-review sa pagsusulat niya. Then, ganon din po ako kasi, ano eh, ilang years na ako nagsusulat eh, as a composer ng kanta. Nag-umpisa ako in guitar. Natuto kong mag-compose by guitar. Tapos, habang mahilig akong makinig ng mabass na hip-hop music. Ano eh, lahat ginusto ko. Music lover kasi ako eh.
Nakikinig ako ng rock music, nakikinig ako ng OPM, alternative, nakikinig ako ng hip-hop. Noon, hindi lang hip-hop yung pinapakinggan ko. Kumbaga, lahat ng ano genre na uso noon, pinapakinggan ko siya. Nasa ano ko yan, biniburn ko pa yan sa CD, sa aking Walkman CD. Then, yun. Madami pang matututunan si El Chris, gagaling pa tong batang to. So, yun. Ngayon pa lang, di ba? Iba na generation ngayon. Madali nang makapick up yung mga kabataang rapper ngayon. So, tuloy natin yung verse niya. Taga Norte ko, Tabato, isinilang ng buo. Mga bala lumalaba sa Marawi at Sulu. Uy, oh. Mga bala lumalava. Ano ibig sabihin ng lumalava? Ano pa galaw ng lumalava? Ganyan lang lumalaba. Oh. Slow, mabagal. Paganon-ganon. Then, kumbaga, dumadaloy sa Marawi at Sulu. Yun. Sa timog Mindanao, makikita mo sundalo. Hindi plato ang lumilipad. Hindi plato ang lumilipad, kundi ang mga lobolo. Ano eh, kumbaga, hindi nag-aaway yung mag-asawa. Joke lang, joke lang. Hindi plato yung lumilipad, di ba? Pag nag-aaway yung mag-asawa. Plato yung lumilipad. Hindi. Kumbaga, parang yun, hindi ka badingan. Oh no! Yun. No offense sa mga ano, tropang ano dyan. Bex. Nasabi ko lang, hindi plato, kumbaga, di ba? Pang babae, plato. Mga gustong laruan ng babae, plato. Lumilipad kundi ang mga bolo. Pag kundi ang mga bolo, mga ulo, pinalobo, yung may hawak ng gatilo. Tatidigera ang nandito, wala ng oto-oto at bundok kalansay. Tabi-tabi po sa bangkay, lulubog, lilitaw sa saradong hukay. Yun ang hindi ko magets. Say, tabi-tabi po sa... Ang butos. Ang at buto kalansay, tabi-tabi po sa bangkay. Buto at kalansay is iisa. Parehas lang yun. Pero kalansay is human body bone. Pero bone pa rin yun, buto pa rin yun. Yan, tabi po sa bangkay. Nagtabi-tabi siya sa bangkay. Ano lang to? Kumbaga, nilaro niya lang yung part na to. Nilaro niya lang yung lyrics niya kasi para bang kumbaga, 'di ba? Wordplay. Sa bangkay, lulubog, lilitaw sa saradong hukay na ba? Lulubog, lilitaw. Tabi-tabi po sa bangkay, lulubog, lilitaw sa saradong hukay na ba? Panay-panay. Lulubog, lilitaw sa saradong hukay. Minsan, eto masasabi ko kay El Chris, ha? Pasensya na sa opinion ko, tol. Masasabi ko lang is may part si El Chris na, mga kaibigan, may part si El Chris na pag nagsusulat siya, ganun minsan ang composer eh. Kami-kami lang yung nakakaalam minsan kung ano yung ipupunto mo sa verse. Kung ano yung sasabihin mo sa verse. Kung alam, papatamaan mo na hindi masyadong halata, tapos mag-wordplay ka. Mahirap kasi mag-compose, mga kaibigan. Sobrang mahirap. Pero, salute ako sa mga katulad nito ni El Chris na kabataan na hindi napapagod magsulat, di ba? Nakakapagod mag-compose, kung totoosin. Pero kung hilig mo talaga music, sisiw lang yan. Pero may improvement pa to si El Chris. For sure. Panay ang mga kumakaway na nag-iingay, hindi gusto matiwasay. Hindi gusto matiwasay. Oh. Basta may mga part siya yan. Papanay-panay ang mga kumakaway. Panay ang mga kumakaway na nag-iingay, hindi gusto matiwasay. Ah, gets ko na, gets ko na. Napapanay-panay kumakaway ang mga... Napapanay-panay ang mga kumakaway na nag-iingay. Ano? Ano ba pag may kumakaway? Botohan. Politics. Kumakaway sila, di ba? Mga nag-iingay, maingay pag ano eh, pag ano na eh, botohan na eh. Diba? Mga nangangampanya, di ba? Pero, hindi gusto matiwasay, hindi nila gusto maayos, gusto nilang yumaman lang. Yung mga ano ah,
yung mga hindi katiwa-tiwalang mga ano sumasali sa politiko. Oh, no. Hindi ko nila lahat. Basta yun yun. Kilala natin kung sino yung mga yun. Yung iba nakulong na. Ay, hindi gusto matiwasay! Ilang minutes pa? Mahaba-haba pa. May verse pa siguro. Tuloy natin. This is my verse. And I'm singing for them real G's. Finally have the song, cause I'm waiting for my ice wrists. My bars are really bomb, you can call them ISIS. I can never go wrong, call me a bassist. Initially my strength is far from your skills. You were making errands when we pay for the bills. My words are very cold, it can give you chills, yeah. Naalala ko yung ano, yung ganitong in English style lang mag-rap. Actually ginagawa ko yan nung ano, mga year 1997, mga ganon. Bata pa ako noon siguro, nasa 13 or 14 years old ako. Nagsusulat na ako, Taglish minsan. Siyempre, influence yan ng mga like Andrew E. Siyempre, Boss King, Idol King AE. Yan, yung mga style ng Taglish pag nagsusulat ng lyrics. Ginagamit ko din yan noon. Hanggang sa, siyempre, lumilipas yung taon, nag-iiba-iba yung mga nauuso, yung mga sumisikat na rapper. Hanggang sa yun yung pinapakinggan mo kasi dati talaga sound trip na yun. Noon, sound trip talaga pag rap. Kumbaga, gumaganon kami talaga. So, yun. Hanggang sa paiba na, pag, hindi mo mapapansin sa sarili mo minsan yun eh. Pag once may nagsabi na lang sa'yo na para bang iba na yung style mo, iba na yung psyche map, gano'n. Siyempre, nagkakaedad tayo, na-standby tayo sa pag-rap. Hobby ko lang kasi yung mag-rap eh. Music lover lang ako. So, iba't iba pinapakinggan ko, hindi lang rap noon. Nakikinig din ako ng alternative music, rock. Nakikinig din ako ng ano, pop. Nakikinig din ako ng reggae. Ng hip-hop. Iba't ibang genre yung mga pinapakinggan ko. As in, natuto kong unang mag-compose by guitar. Nag-compose ako sa gitara. Nag-compose ako English. Yun. Mahirap yun. Mahirap mag-compose. So, yun. Tuloy natin. Goes through your bones cause it motherfucking kills. And I use trap sounds to resort. They try to create a fake report and ask you to lie in a court. And you see your body dead on the board. The best I got is a so-called player. Cause I want big cash in different player. I'm waiting like some dumb waiter. Hindi ako maghihintay katulad ng isang. Huwag nyo naman din na-dump yung waiter. Marangal na trabaho yun, ha? Tuloy natin. Dump waiter, the world's just a big stage. Gonna hustle till I die. Oh yeah! Oh. Who's this? Sumpak! Pakinggan natin si Sumpak. Mukhang ano, ha? Bigatin yung boses nito, ha? Gulat ako dun, ha? Change gonna hustle till I die. Oh yeah, paano ba kasi? Kinukurap mo na gusto niyo pang sumalis eh. Persona ng gata ang titulo ngayon kasi ang respeto namin ay hinding-hindi mabibili. Gusto ko to si Sumpa. Ayaw siya magsulat. Kumbaga, totally ng lyrics niya naiintindihan. Na may kasamang style. Kumbaga, di ba? Ang ganda nung pagkasulat niya. Kumbaga, ganitong lyrics is pangmasa. Pangmasa, maintindihan ng ano. Kasi napaka-importante yun pag nagsusulat tayo ng kanta eh. Yung maiintindihan ng nakikinig. Isa yun sa pinaka-importanteng bagay pag magsusulat ka ng kanta. Dapat naiintindihan. Kahit pinalalim mo pa, yung makakaintindi is makakaintindi. Yes. Tayo sila ako, gustong gusto kapayapaan. Paano natin makamit kung puho ka pararakan? Kung sino pang mahagit ay hindi ko kasalanan. Ito lang paraan pagmamahal ko sa aking bayan. Oh yeah. Kumbaga yung last verse, last lyric ay hindi ko kasalanan. Ito lang paraan pagmamahal ko sa aking bayan. Kumbaga paraan niyang mag-rap, paraan niyang gawing rap yung gusto niyang sabihin sa mga, alam nyo na kung sino yung tinitira nila. Yeah.
ganyan paraan niya. Kumbaga, ito yung boses nila para sabihin by music. Pamahal ko sa aking bayan. Oh yeah. Magaling, magaling. Persona non grata by Elvis Pitlas. Solita ni Tat. Tulog by Yashi. Oh, bini na kayo ng beat kay Yashi ha. Yan si Yashi. Yan yung beatmaker ni Elpress. Ang ganda nung ano, nung beat na ginamit nila ngayon. Nakakaingit. Bigyan nyo naman ako. Biro lang. So, yun. Dito na nagtatapos ang ating reaction sa kanta ni Saigi Mac. So, tuloy-tuloy lang tayo. I-comment nyo lang kung ano yung gusto nyo ipareact na video. Hanggat makakaya ko yung gagawin ko. Pag may time. So, salamat sa nanonood sa lahat. Salamat sa mga sumusuporta sa Zamoray Familia, sa akin, sa Itimang Zamoray. Yun, medyo napanuna ako magsulat. Nagkakaidol tayo, so nag-vlog na lang ako. Shoutout Zamoray Familia, shoutout sa inyo, El Chris. Maraming salamat sa kantang to, persona non grata. Yun, sa mga nasabi ko, sa mga feeling nyo bad comment na nasabi ko, pasensya na kayo. Opinion ko lang yon, binibigay ko lang advice ko as a songwriter. So yon, walang personalan, video-video lang. So, dito na nagtatapos. So, papatayin na natin. Maraming salamat ulit. Abangan nyo yung susunod na video ko. Bye-bye!